So, welcome to our garage. And today, I'll show you kung paano ko linisan ang aking scooter, the Vespa S125. So, nagsa-start ako, tinatanggal ko talaga yung mga ibang parts para mas malinis ko ng mabuti. Oh, di ba? Dumi, oh. Ayun, naka-3 bucket method pa rin kahit motor. Siyempre, best practices lang lagi. Ayun, so by the way, for this video, hindi na ako gagamit ng pressure washer. Talagang normal hose lang. May pressure pa rin, kahit papano, para magawa nyo rin sa bahay. Siyempre, mag-start tayo by rinsing, di ba? Magaling mo na natin yung mga dumi. Ang reason kung bakit ko ililinis din talaga na mabuti, kasi naalagaan ko yung white sidewall tires. Nilinaw siya over time, kaya inaalagaan ko rin ng linis. Talagang binabrush ko yan. So, inuuna talaga namin yung lower portion ng kotse o ng motor. So, andun si magset tires, tapos yung brakes, hose, ilalim ng tapalodo, mudguard, likod ng plate number. Diba? Kasi ito yung pinakamadudumi na areas. Maglalagay na tayo ng shampoo. So, nag-shampoo na kami kagad sa buong body para medyo lumambot na yung dumi. After that, babrushin na namin yung mga corners, mga emblems, yung may mga singit-singit. Kasi yan yung pagka na ipunan na ng dumi, mahirap siya talaga tanggalin. So yun, after brushing, rinse ulit, tapos shampoo ulit para matanggalin yung mga dumi bago mo punasan na. So, pagka-shampoo, syempre, since may 2 more buckets tayo, tapos tayo sa wheels eh. So, may 2 pa. Si wash bucket, may shampoo and water. Si rinse bucket naman, tubig lang. Pero both na meron silang dirt trap. Tapos, mag-start ka from top to bottom. Since magkakaroon na ng dumi yung pamunas mo, i-rinse mo ngayon siya para bumaba yung dumi or matanggal yung dumi. That way, makakaiwas tayo or mawabawasan yung risk na magkakaroon tayo ng additional scratches or swirl marks. So, ang next ko ay idadry ko siya using a blower. Pero, kung wala kang blower, okay lang. Basta use microfiber towel. So, tapos na tayo sa blower. So, medyo tiyo na siya. May mga konting basa na lang. Konting patak-patak. So, gumita ko na siya microfiber cloth at additional protection for additional water beading. So, after a drying, naglagay ako ng additional layer of protection. Naka-ceramic coating na ito eh, pero nilagyan ko na rin ng bead maker para hydrophobic, hindi masyado didikit yung mga dumi. Tapos yung sa mga leather and rubber parts din, naglalagay din ako doon ng dressing as ano rin, protection din. So yan, tapos na linisin tong Vespa S125. Medyo tumagal kasi nagbi-video, pero kung walang video, siguro more or less 1 hour siguro or 1 hour 15 minutes. Kung paano maglinis kasi ng kotse, ganun din ako maglinis ng motor. So nagti-3 bucket method ako. Ang pagda-dry ko is using a blower, tapos microfiber towel ang drying ko. I also do brushing ng mga singit-singit. Pero once in a while lang siya, siguro mga once a month, mga ganun. Especially sa mga puting scooters or sasakyan, dapat talaga yung mga singit-singit nililinis eh. Kasi, syempre, white, kita-kita yung dumi. Nakita nyo rin nag-spray ako, ano yung P&S Bead Maker. It's very effective. Pero, since naka-ceramic coating to, then a few weeks ago, nag-ceramic maintenance din ako. Water beading pa rin siya kanina. Nagdagdag na lang ako ng P&S Bead Maker kasi paubos na, inuubos ko na lang yan eh. Pero hindi ko siya laging spinispray siguro kasi durable naman si Bead Maker. So yun, thank you for watching. I hope may natutunan kayo today.
So if you have any comments, recommendations, or suggestions, or even questions, baka matulungan ko kayo, feel free to put a comment down below. So yun, sana nagustuhan yung video, and syempre, don't forget to like and subscribe. So, peace. Bye.